outfit tayo sa labas. Binilad na natin yung solar panel. So ito yung tsura niya. O, sa inyong wire niya. Nandito sa Blue Yeti. So ngayon ang nakuha natin is 144 watt input. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So for this video, mag-unbox tayo ng solar panel. Ito yung part ko nung video natin ng Blue Yeti power station. So ito ang solar panel na dumating na. So yan. Okay. So dumating na siya. And yan, box na natin. Medyo malaki siya. Yan. Ito kasi in order ko from Lazada. Then yung Blue Yeti, in order natin yung from Shopee. So yan. So ito yung ito yung i-unbox natin and then ipapakita natin kung paano mag-charge sa solar panel. So, okay ang packing na. Ayan, makita nyo. Lahat ng side. So, maganda yung pagkakapak. Pack. Well packed siya. Ayan. Ayan God. Ito may tindaman. Bakit meron ito? So, first time ko magkaroon ng package na may ganito. Okay. So, unbox na natin. Bale, ang kasama nito panel saka yung bag ng Blue Yeti. May bag kasi ako in order para dun eh. So, parang dadalhin mo siya, madali, may bag siya. Pati yung mga peripherals kasama, mga wires, malalagay mo sa bag. So, unbox na natin. Yung pagkabalot niya, maganda. And then, may parang sako pa bago yung box. So, yan. Ito yung sinasabi kong bag. Ito yung bag na Blue Yeti. Ano to, para pag paglalabas ka, may lagyan mo sa bag. Ayan yung likod. Pwede rin kasi itong bag na ito na ano, lagayan ng ibang gamit. Lagyan mo sa kotse. Kasi ganyan, meron siyang ganito. So ito siguro yung sa ilalim o sa ibabag. Tingnan natin. Ito na siya. So, ayan. So siguro ito nilalagay sa ilalim para matigas. Ayos ito sa ilalim. Yan o. Para siguro para matigas siya. Medyo lukot-lukot lang. Parang ano to? Parang pwede mo lagyan ng malamig. Tignan nyo kasi o. Puro siguro. Kasi ito. Yan o. Yan. Ito yung takip. Pwede mo siya i-zipper. Yun o. So, ayan na siya. Para pwede mabit-bit. Yan. Yan na. Okay naman siya. So, meron siyang yan. May handle na ganyan. Tapos meron din kasama din siyang strap. Yung strap, pwede mong habaan. Yan. Tapos, pwede mo siyang dito. Strap dito. Magkabila. On the other side, yan. So, pwede mo siyang strap ito. Kaya pakita ko sa inyo na ilalagay natin yung Blue Yeti. Okay?
So ito na, yung foldable solar panel, which is the 200 watts. So dalawa kasing klase ng panel to. Yung isa is 120 watts I think. So ito 200 watts. Mas pinili ko 200 watts kasi ang charging natin is 200 watts. Kaya yung pinakita ko sa ano, sa video natin, sa unboxing natin ng Blue Yeti. Kung hindi nyo pa napanood, nasa description below yung link nun. So ito 200 watts kasi nga nung na-review natin, nung sinaksan natin sa outlet, diba? 200 watts yung bigay ng charger. So yan, sirain ko na itong pinaka-sako. Sako siya, oh. Sako yung ano. Sako na green. So yan, hanapin lang natin yung pinaka-bukasan. So, yan. Ito yung pinaka-bukasan niya. No? After ng box is another bubble wrap. So, remove natin siya. Ayan na. Okay. So, bubble wrap na. Nakikita ko na yung logo ng Blue Yeti. Ayan na. Okay, guys. So, ilagay natin ang bubble wrap. Ayan. Oops, yeah. So, ang ganda talaga ng pagkabalag. Minsan maganda talaga mag ano sa lasada eh, yung mga ganito. Tapos guys, yan. Meron siyang handle dito. So, yan. May handle. So, gigrip ko na yan. Tanggalin natin yan. Bubble wrap. Para itong side. Side foam. Side foam. So, ito na. Blue Yeti solar panel. Okay? So, dito sa unahan niya, ito, nagaganyan. Kasi ito yung pinaka-stand, guys, pag tinayo mo siya. So, balik muna natin. So, ayan, pakita ko sa inyo. Ayan yung buo. Ito, meron din dito sa dito. Stand din yan. Diba? So, ito muna tayo dito. Ayan. Ito kasi yung unang, may zipper. Ayan, may zipper siya. So, pag binukas natin yan, I think nandito yung wires. Ayan. So, makita nyo, ito na yung wires. So, yung wire natin ng sa Blue Yeti kahapon, doon sa isang video natin ng unbox, ito, MC4. So, sa panel meron ding MC4. Ayan. So, ayan yung pagdudusungin. So, di ka naman malilito. Napakadali. Red, black. Red, black. Ito ang female. Female, male. So, yun. Comparison nyo lang. Yan. Black, black. Red, red. Ito lang kayo napihirap. Ito, going to the panel. So, gusto kasi ko iwan na to dito. So, ayan yung laman nung zipper dito. And then, check naman natin kung buo. I think di ko siya malalatag dito. So, gagawin natin is ilalatag na lang natin siya doon sa labas. So, meron siya ditong lock. Ayan. Kalagay, press. So, press, then ganun din dito, press, then unlock. Tapos, pwede mo na siyang ganyan. I-unfold. Okay? One. Bale. Kalahati yun. Tapos, ito naman, kalahati. So, bale. 1, 2, 3, and 4. So, yan, guys. Apat. Apat na panel. So, yan. Napakahaba niya. So, gawin ko,
Isi-set up ko siya doon para makita niyo yung laki niya. So I think ano to eh, 2 meters siguro. So check natin. Yeah. So kunin ko yung blow it para makita niyo yung pinaka sinasaksak niya. So ano, tanggalin ko lang to and then isasaksak natin. Kasi as long na may araw, kahit naman hindi nakatapat siya sa araw, makikita mo na dapat meron siyang input. So pwede mo lang kunin to. Yan, pwede mo lang kunin yan. Ganda ng wires niya, guys. Alam nung ano, high quality. Hindi siya masusunog. So ito pala yung specs nito. Technical details specs niya. Model niya is SP200S. Peak power 220 watts. So siguro pag malakas na malakas yung araw, 220 watts ang bigay niya. Solar cell, sun power, solar cell, lamination, ETFE, cell efficiency, 24%, voltage at max power, ayan, 19.2 volts, current and max power, 11.4 ampere, open circuit voltage, 23 volts, short circuit current, 13.7 ampere. Operating temperature, 10 degree, dash 10 degree or 65 degree Celsius. So, ito lang. Specification niya. So, makita ko sa inyo, sasaksak natin dito muna. So, ito ang ating blue IT. So, pinutin. Yan. Yung ilaw. So, yan lang. Ito ang isasaksak mo dyan. So, ang concern ko lang siguro dito, yung haba ng wire. Pero alam ko may nabibili naman ito na pang lugsong na may MC4. So, pwede mo itong habaan, gagamit ka ng MC4. Solar wire, siguro, tawag dyan, or whatever. And then, sasaksak mo lang yan dito. So, yan. So, kailangan dito is, may bilid mo yung panel. So pag naibilad natin sa labas yan, then nasaksak na natin, I'm sure magkakaroon na yan ng input. Okay? So balikan ko kayo guys, set up ko lang siya dun sa labas, terry siguro. And then kapakita ko sa inyo kung ilang watts ang binibili nito. So hindi ko lang din sure kung, kasi kaya may bawas na pala to. 80% na pala. Kasi nagamit natin siya kahapon. So, 80%. Kung makikita nyo dyan, 80% na lang yung bats. Okay? So, set up ko muna. Bago ko i-set up sa laman ng panel, pakita ko muna sa inyo itong bag. So, ito na siya. Pinasok ko na sa loob yung blue IT natin. So, makita nyo dyan. Bali may skipper siya dito. Yan. Okay. Then, magbukas mo. Ito na siya. Then, ito may lagay ng cable dito. And then, yung blue IT. Yan. Tapos, yung charger niya. So, maganda siya kasi kung kailangan nyo mag-camping, nadali nyo siya. So, pwede nyo siyang ilagay dito. Then, ilock na. Para pag binit-bit nyo, is safe siya. So, madali pa siyang bit-bitin. Kasi mayroong solder bag dito. Meron ding strap ito. And then, ito meron ding bursa dito. Ayan, meron akong nilagay dito sa DJI na ano, stand. Tapos sa gilid din, meron. So, pwede kang maglagay ng mga peripherals like yung charger ng cellphone mo dito, yung cables, tapos ito meron din dito sa kabilang gilid. So, overall maganda siya. Quality, matigas, matibay. At itong handle, matibay ang pagkagawa. Yung stitches, maganda. Yan. Overall, okay siya, pati kulay. So, worth it naman yung
900 pesos dito sa bag. So next video ko guys, i-set up ko na tong Blue Yeti solar panel, 200 watts SP200 solar panel. So dito na lang muna i-set up sa may terrace. Hindi siya makukuha sa di natin makikita yung direct solar heat or direct sun. Pero try ko i-set up mamaya doon sa bandang labas para makita natin kung ito. Pero so far dito, makikita natin yung mag-charge naman yan dito sa labas. Kasi as long na may araw, kahit hindi siya bilad na bilad, makakuha siya ng wattage. Makikita natin kung ilan pagka ganyan na nakashade. So let's go, set up na natin. So guys, dito natin try i-dalatan. So ayan siya, guys, pagka natag niya, ayan. So, ayan siya. Okay, and then yung power cable dito. Balik natin ito doon sa loob. So first, pakita ko muna sa inyo yung setup niya. So ayan siya. Good. So next guys is isasaksak natin dito ang ating solar ng wire niya, solar cable. So guys, ito na yung cable natin. Yan. So yun yung panel na sinetup natin sa labas. And then ito na yung sa Blue Yeti. Sasalpak na natin to dito para makita natin kung ilan watts siya kung shaded ang panel. So yung panel kasi natin dito, ayan, nasa labas lang. So shaded yan, may bubong, walang araw. Malalaman natin kung ilang watts. So yan, makasaksak na siya. Kaya ba niya, makasaksak na. Yan. So ang nakukuha lang niya is 12 watt. So mababa lang. Mababa yung nakukuha niya dahil nga naka-shade. So ang problema kasi dito guys, yung pinaka-cable ng Blue Yeti is around 3 meters lang to sa tingin ko. Sobrang ikli para ilabas ng bahay. So nung nag-order ako sa Shopee ng 20 feet, atry natin pag dumating yung 20 feet doon sa labas. Pero mamaya, ilalabas ko siya, papakita ko sa inyo kung ilang watts siya pag direct sunlight talaga. Dapat yan nasa naglalaro to sa 190 to 200 watts. Sobrang init naman yun. So yan, makita nyo. Pag charging siya, may input ng watt. Tapos, itong battery niya, yun, nag-charge. May animation. So, balikan ko kayo guys. Ilalabas natin siya para matesting dun sa labas.
So yan guys, still tayo sa labas, binilad na natin yung solar panel. So ito yung tsura niya. So yun yung wire niya, nandito sa Blue Yeti. So ngayon ang nakuha natin is 144 watt input. So yung init ngayon sobra. Yung oras natin I think is 2 PM. So 2 PM ganyan yung charge, 143. So ganito kainit na lugar. Yan yung likod niya. So yan yung panel. All good.